Inanyayahang lumuhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. Sumayin niyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang kapantay noon at kailanman, halin at inyong pagnilayan ng buhay upang tanto niyo, Diyos Ama'y walang kagustuhan kundi ang kanyang mga anak ay maging mainam sa kanyang pananaw, maging kalugod-lugod na tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung babaybayin ang banal na aklat, itinuturo lahat ang tamang pag-uugali, tamang paggawa, tamang pagtupad, tamang pagtanggap, tamang pagkilala, tamang ugali, lahat naririto sa banal na aklat. Kaya kung tuwiran niyang nananalig at nananampalataya ang tao sa kanya bilang Diyos Ama, may tuturo ang lahat. Mula sa Eklesiastiko. Huwag mong ipagmarangya ang iyong katalinuhan sa pagtupad mo ng iyong tungkulin. At huwag ka namang magmamataas sa panahon ng pangangailangan. Higit na mabuti ang manggagawang nananagana kaysa hambog na pag-alagala, ngunit pagkain may wala. Anak ko, hanapin mo ang iyong karangalan ng may kababaan ng loob at pahalagahan mo ang sarili ng ayon sa nararapat. Sapagkat sino ang gagalang sa taong walang paggalang sa sarili at sinong magpapahalaga sa taong di nagpapahalaga sa sariling buhay? Ang mayaman ay ginagalang dahil sa kanyang kayamanan at ang maralita ay maaari ding igalang dahil sa kanyang katalinuhan. Kung isang tao ay pinararangalan sa kabila ng kanyang karukhaan, gaano pa kaya kung siya ay naging mayaman? At kung ang isang tao ay hinahamak sa kabila ng kanyang kayamanan, gaano pa kaya kung siya ay naging mahirap? Na itataas ng maralita ang kanyang noo kung siya ay marunong at ibibilang siya sa hanay ng mga dakila. Huwag mong dadakilain ang isang tao dahil lamang sa kanyang kagandahan at huwag mo namang hahamakin ang anuman ang sinuman dahil sa kanyang kapangitan.
Huwag mong ipagmarangya ang magara mong kasuotan at huwag kang magmataas sa araw na ikaw ay pinararangalan, sapagkat kahanga-hanga ang pamamaraan ng Panginoon at lingid sa mga tao ang kanyang mga gawa. Maraming hari ang napilitang naupo sa lupa, maupo sa lupa at may naging hari naman na di sukat akalain. May mga pinunong nawala ng kapangyarihan at may mga tanyag na tao ang nahulog sa kapangyarihan ng iba. Magsuri ka muna bago ka humatol at isipin mo muna bago ka manumbat. Makinig ka muna bago ka sumagot at huwag kang sumabat hanggat hindi natatapos ang nagsasalita. Huwag kang makipagtalo tungkol sa mga bagay na wala ka namang kinalaman at huwag kang makikialam sa pagtatalo ng mga tampalasan. Anak ko, huwag mong pakaramihan ang iyong mga panukala. Kapag napakarami ng iyong saklaw, hindi mo makakayanan. Kung naghahabol ka, hindi ka aabot. At kung ikaw ang hinahabol, hindi ka makalalayo. May taong trabaho ng trabaho at lagi namang humahangos, patuloy ang kayod ngunit lalo namang naghihikahos. Mayroon namang bahagya ng makagulapay, babagal-bagal, mahina walang kaya at sadyad sa hirap, ngunit nang lingapin siya ng Panginoon, naging matiwasay ang kanyang buhay. Nakabangon siya at nag-ani ng tagumpay at namangha ang lahat sa nangyari sa kanya. Kung minsan masarap, kung minsan masaklap ang padala ng Panginoon, ang kabiguan at tagumpay, ang kayamanan at karukhaan, ang buhay at kamatayan ay sa kanya nagmumula. Sa kanya rin nagmumula ang karunungan at pangunawa. Mga minamahal, kung tuwiran nga ang pagninilaya ng tao ang lahat ng mga aral na mabubuti ng Ama, sino nga ang taong mapapalungi at mapapahamak sa lupa? Sino nga ang magiging hambog pa at sutil na palalong nilalang? Sino nga ba ang tao at sino siya? Kaya't kung lahat lamang ng tao may tunay na damdaming nagmumula sa kanya, walang ang taong nasisiphayo at naninimdim ang kalooban. Bagkos, ang lahat ay naipagkakaloob ng Ama sa kanilang mabuting gawa at mabuting kalooban, maging ang kanilang mabuting adhika, kanyang pinagpapala. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Katulad ng ulan na yan, may mga nangangailangan ng tubig, mayroong hindi kailangan ng tubig. Subalit dahil wala kang pwedeng ireklamo, dahil hindi ikaw ang nagpapaulan at hindi rin ikaw ang magpapatigang ng lupa. Kaya ano ang dapat mong gawin? Hindi mo man kailangan, tanggapin mo dahil kalikasan niya at kapangyarihan ng Ama ang may taglay. Kung kailangan mo naman ng lupa, nang lupa mo ay natitigang at madidiligan ang mga laman mo, magpasalamat ka sa mang dakila. Ano ba ang ibig itura ng Ama? Hindi mo kailangan at kailangan mo. Dahil ginusto ng Ama yan, pasalamatan mo pa rin at panaligan mo na siya ang may likha ng buhay mo, siyang nakakaalam na marapat sa buhay mo, kaya kung kikilalanin mo siya, maitatama at maitutumpak ang buhay mo nang naaayon sa kanyang kalooban at kagustuhan. Kaya nga kung susunod lahat ang tao, ano nga ba ang magaganap sa buhay ng mga anak ng Ama? Kung gagawa ka ng mabuti, tiyakin mo kung kanino mo ito gagawin. Upang pakinabangan mo ang iyong pagmamagandang loob. Kapag gumawa ka ng mabuti sa banal, tiyak na tatanggap ka ng kantimpala. Kung hindi mula sa kanya, ay mula sa kataas-taasan. Walang matatamong kabutihan ang pagkupkop sa masamang tao sapagkat yan ay hindi gawang matuwid. Tulungan mo ang mga tao may takot sa Diyos, huwag ang mga makasalanan. Gawan mo ng mabuti ang mababang loob, huwag mong bigyan ng anuman ang mga palalo.
huwag mo siyang bibigyan ng pagkain. Iyan ay gagamitin lamang niya sa laban sa iyo. Patong-patong na kapintasan ang sasapitin mo bilang ganti ng kabutihang ginawa mo sa kanya. Pati ang kataas-taasang Diyos ay napupuot sa makasalanan at parurusahan niya sila sa takdang panahon. Buhay bang Ama? At ito'y walang pagkabula, nagaganap ito pawa. Na kung pagninilayan ng tao sadyang walang pagkabula, pawang katotohanan at nagaganap sa lupa. Kumisan sa habag mo at awa sa kapwa mo, lalo't higit, mahal na mahal mo. Kahit mali na ginagawa niya, sige ka pa rin at nagbibigay ka at pagbibigay dahil pagmamahal. Ngunit ito ang nagiging daan para lalo lamang siyang magkamali, magkasala at mapahamak. Kaya kung lahat lang ng tao ay tuntunin ang Amang susundin nila, wala ni isa mang mapapahamak sapagkat lahat ng anak ng Ama ay alam niya ang tama at dapat sa buhay nila. Kaya kung lahat ng tao sa kanya kikilala at susunod na totoo, sinong papahamak at mapapahamak? Kaya nga ang habilin niya sa tuwina, pakinggan mo ako, anak ko, at sundin ang mga aral ko at ituturo ko sa iyo ang mabuting buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya naman ang lahat ng tao binigyan ng kaisipan. Maliban na nga lamang isinilang kang abnormal. Ngunit iba naman ang pagkilos at paggalaw ng isang abnormal sa isang natural at normal na nilalang. Kaya kung nasa normal kang pag-iisip, pagnilayan mong buhay at suriin mong mainam upang kung may pangarap kang gumanda, ang buhay mo maipagkaloob ng Ama sa iyo. Upang kung nangangarap ka na makatakas ka sa madilim na buhay mo, matungo ka sa liwanag at makapanahan ka sa liwanag. Upang kung anuman ang pinagdaraanan mo, kung kinikilala mo at nakikilala mo ang Ama, makikita mong matwid niyang gawa at mabuti niyang dulot sa iyo pawa bilang mahal na anak niya at patuloy na minamahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ba ang Diyos? Huwag ka rin namang labis na lalayo at baka ka niya malimutan. Mag-ingat ka sa pakikitungo sa Kanya. Huwag kang magtitiwala agad sa Kanyang mga sinasabi. Ito yung huwag kang labis didikit sa Kanya at baka ikaw ay kayamutan. Yaon yung mga taong ang sasama ng pag-iisip at masasama ang layunin. Sapagkat walang habag ang taong nagsisiwalat ng iyong lihim at di ka kaya niyang at di ka niya pinanghihinayangan saktan o pagpabilanggo. Mag-ingat ka at magmatsyag na mabuti sapagkat ang tinutungo mo'y sariling kapahamakan. Kapag narinig mo ito sa iyong pagtulog, bumangon ka, ibigin mo ang Panginoon sa buong buhay mo at tumawag ka sa Kanya nang iligtas ka niya. Buhay ba ang Ama? Napakaliwanag ng paanyaya ng Ama at pag-uukol niya sa mga anak niya. Wala siyang sinabing pinapahamak ang tao at mapapahamak ang tao kapag kumilala sa Kanya. Lahat ng lalapit kikilala sa Kanya ay matutuwid ang buhay, matatama ang pamumuhay, matutumpak ang buhay. Buhay ba ang Diyos? Dakila ba ang Ama? Kaya naman, kung ang lahat lang ng tao ay marunong magtiis sa pagbabata ng hirap na mabuti naman ang kakamtin at patuloy na gagawa ng mabuti at gantimpalay kay ganda at kay ina, hindi nga ba't lahat ay sasaya? Mga mahal, panahon na para pagnilayan ang kalooban ng Ama at damhin kung ano siya. Nang sa gayon, ang lahat ng unang buhay, mabago ng Amang mapagmahal. Buhay ba ang Diyos? Tapat nga ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos?
ang parusa ng Diyos sa mga makasalanan. Huwag kang maghahangad ng maraming anak kung hindi mo rin sila pakikinabangan. Hindi may pagkakapuri ang maraming anak na lalaki na hindi kumikilala sa Diyos. Hindi mo sila may pagmamalaki gaano man sila karami kung sila'y walang takot sa Panginoon. Huwag mong asahan ang kanilang kinabukasan at huwag kang mananalig na hahaba ang kanilang buhay. Kung minsan'y mabuti pa ang isang anak kaysa 1,000 na mamamatay na o mamamatay na walang anak kaysa magkaroon ng marami ngunit mga tampalasan. Buhay ba ang ama? Walang pagkabula. Pag nabasa mo ito at binaybay mo, ibalik mo sa diwa mo ang mga nagaganap na nakikita mo sa lupa. At tuwirang masasabi mo, paanong naitala ng ama sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa mga taong ginamit niya ang mga katagang na ngayon ay nagaganap? Pag nilaya ninyo, lahat ng sinabi, lahat ng naitala dito, nagaganap at pawang magaganap pa. Kaya ang paanyaya ng ama, magbalik loob sa kanyang mga anak niya. Kumilala sa kanya, lumapit sa kanya, tanggapin ay siya upang ang kanyang mga babala at paalala ay huwag sapitin ng mga anak niya. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya nga ang wika niya, walang masamang tao kapag kinilala at nakilala siya. Sapagkat binabago niya ang pananaw nila sa buhay, binabago ang pag-iisip, binabago ang damdamin at kagustuhan nila. Kaya naman, dahil sa pagbabagong iyan, marami ang nagiging masaya at maligaya sa pagbabalik loob sa kanya at pagbabagong buhay nila. Kaya patuloy magdalanginan, manalangin na ipagkaloob ng Ama ang tunay na kapayapaan, ang tunay na mabuting pagsasama, ang tunay na katapatan at pakikiisa kanino man. Kung ang amang mananahan sa bawat isang nilalang, wala nga silang lalayunin at hahanapin kundi ang kabutihan. Kaya naman mapapalad ang mga pinagpala na totoo at tapat ang pag-ibig sa kapwa at patuloy nilang nililingap. Hindi sila nagtatangit, namimili. Hindi sila nagsasabing, ito lang ang tumulong sa akin, ito lang tutulungan ko, kundi lahat ay pinapangarap nilang matulungan. Purihin niyo ang Ama kapag nakatagpo kayo ng taong gayon, matwid ang kanyang aral, matwid ang kanyang layunin. Kaya patuloy na pinagpapala. Buhay bang Ama? At huwag naman kayong malumbay at mabagot, lalong huwag naman kayong manghinawa at magsawang maghintay kayong mga anak ng Ama, sapagkat kayong mga wala pa ngayon, patuloy kayong umasa at manalig sa Kanya at patuloy niyong gawin kung anong kalooban niya. Kung anong naganap sa kapwa niyo, magaganap din naman ito sa inyo. Di man pantay-pantay ang kapalaran ng tao at di man lahat ay yayaman sa ibabaw ng mundo, ngunit at pasubali, nababago ang takbo ng buhay ng mga sa Ama ay lumalapit na may katapatan at katotohanan. Kaya kung ano ang kalagayan nyo, huwag nyong mithiin na continue yung katulad sa kapwa nyo. Ang mabago at makatighaw kayo at patuloy na layunin nyo'y mabuti at ibigay ng Ama ang mabuti, maligaya at masaya na marapat ang puso nyo. Buhay ba ang Diyos? At yan ang pawang katotohanan. Ang isip at damdamin ng tao'y napipihit na babago tulad ng panahon na napagbabago. Kaya kung lahat ng tao ay tunay ang kalooban nila na tinanggap ang Ama, walang hindi mapagbabago. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kung paano ang layunin mo sa sarili mo, maging layunin mo rin sa kapwa mo, papatnubayan ka ng Ama kung maganda lahat ang hangarin mo. Sapagkat siya unang gusto niya, lahat ng mga anak niya magkaisa, magkatono, tulad ng musika at mga awit. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Nekaramanayahanam, nekaramanayahanam, nekaramanayahanam.
ne karamanayahana. Buhay ba ang Diyos? O, sino ba naman ang taong halimbawa ay saganang sagana na napantay-pantay ang pagbabahagi sa kapwa? Wala. Kahit ang Diyos, hindi niya pinantay-pantay ang bahagi niya sa mga anak niya. Sapagkat tulad din ng dagat na napakalawak, napakalalim, at hindi natitigangan, hindi naman lahat ay nananagana sa dakong yon ng mga isda. Kundi may dakong, maraming isda. Buhay ba ang Diyos? Ganyan din ang buhay ng tao. Katulad ng ilog. Kahit ito'y mayroon laman, hindi lahat ng bukid ay matutunguhang madidiligan. Buhay ba ang Diyos? Tulad ng dam na doon kumukuha ng tubig para ibahagi sa mga bukid at sa mga nawasang tinatawag na para daluyan ng patungo sa mga dako, mga lugar-lugar. Ito ba ay pinababayaang matigangan at pantay-pantay ba yung nakukuhan tubig? Hindi rin. Ganyan lang ang ibig ipahiwatig ng Ama. Kaya kung ano ang meron ng kapwa mo, huwag mong mithiing mapa sa iyo. Huwag mong mithiing ganun din ang makamtan mo, kundi ang mithiin mo, kung paano ang pagsisikap ng kapwa mo, magsikap ka rin. Kung paano ang pagtitiis ng kapwa mo, magtiis ka rin. Kung paano masaya ang kapwa mo, magsaya ka rin. Kung paano nananalig ang kapwa mo, manalig ka rin. Kung paano ang kapwa mo yung nabubuhay, bubuhayin ka rin. Yaon ng Ama. Kaya kung lahat ng sa Kanya ay kumikilala, ay tapat na darama sa kanilang puso ay siya, walang hindi magsasabing masaya ang buhay. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Wala kayong itatanong. Sapagkat ang lahat ay walang katanungan, hindi ka maaaring magtanong at di ka makapagtatanong. Sapagkat ang Ama ang siyang tunay at dalisay na malinis, ang hangarin, ang tuntunin, ang pangaral, ang gawa, ang salita. Kaya kapag siyang nasumpungan, di mo namamalayan. Bumubuti ka, napapabuti ka, naayaayos ka niya, nagiging maayos ka. Kaya, kung tinitingnan mo dati yung bahay mo, sinasabi mong, kailan ko kaya mapapagawa ito? Isang araw, di mo alam, nagpapagawa ka na pala ng bahay mo. Buhay ba ang Ama? At sinusuri-suri mo pa, makakamagkano kaya ako? Sa hindi mo namamalayan, hindi ka na nagkukwenta at hindi ka pa nag-aalam kung paano mo papapagawa. Isang araw pag kumilos ang Ama, tulad ng nabasa at binasa sa inyo, kumisan hinahamak-hamak ng kapwa niya, kinagigitlaan pa ng umasenso at umunlad ang buhay niya. Ganyan ang pagkilos ng Ama. Kaya batahin ninyo, sapagkat kung paano ang banal na salitang ito ay naitala, lahat ng sinabi, hindi naman pagdakakarakarakan bukas na tupad na ganap na, taon ang mga binibilang. Kaya naman, ang mga anak ng Ama na nagbabata, nagsisikap at nagsusumakit, nakakamtan nila ang mga pangako niya at nagiging ganap ang ligaya nila. O, itaas nga ang kamay ng isang mapagtiis na sa kahit karampot na kinikita sa marangal at mabuting pamamaraan, ay hindi siya umasenso habang nabubuhay ka. Hindi ka ba asenso kung tama ang ginagawa mo? Hindi, aasenso ka. Sapagkat, kung kumita ka ng 10 piso, sinipi mo ang 2 piso, ang 8 piso'y ginastos mo, kahit papano nakakapagtabi ka. O kung may barya ka, inaalkansya mo, hindi mo namamalayan, nakakaipon ka. Nang mawalan ka ng pera, sasabihin mo, bustasin ko na kaya ang alkansya ko. Nang kikilos ang Ama, hindi mo pala bubutasin yan dahil may bibigay siyang iba. Ganyan mamaraan ang Ama, ganyan siya pamamaraan na hindi kayang gawin ng tao. Kaya kapag ikay nasa Kanya,
ang talino mo'y binabahagi niya, ang karunungang mula sa kanya'y magagamit mo sa mabuti't ikabubuti mo, kaya kapag nasa kanya ka, walang mangmang na tao. Buhay bang Diyos? Tinuturuan ka ng pamamaraan kung paano ka mag-alaga ng halaman, ng hayop, ng kapwa mo, ng sarili mo. Ngunit, tandaan ninyo, gaano man kagaling kayong mga alaga, hindi nyo kayang tutulan kung ano yung binibigay niyang inaalagaan mo yung anak mo. Ayaw mo siyang masugatan man lang. Eh, tumakbo lang sandali, nada pa. Yun naman ang mga kaparaanan na pamamaraang hindi mo gusto, ngunit naganap. At dahil hindi mo gusto, isa kang ina, masasaktan ang damdamin mo. Ngunit kung duwag ka, nasaktan ka na, iiyak ka pa, magagalit ka pa. Ngunit kung nasa ama ka, naaawa ka man sa anak mo, ang pagtitiwala mo ay nasa ama, sasabihin mo, ganyan lang anak, malikot ka kasi, halika, aayusin ng ama yan, ng Panginoon. Kaya manalig ka, mababago rin siya. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Dakila bang Diyos? Totoo bang Diyos? Talagang iba po ang sibol, ang singaw ng bata ngayon kaysa noong unang panahon. Noong unang panahon, ang kumot ng mga bata, sama-sama ang magkakapatid. Magkakasama sila at tuwira ng magulang para hindi daw sila nagkakahiwa-hiwalay. Ngayon, nag-aagawan sa kumot, tigi-tigisa. Ayaw ng sama-sama. Malisyoso na ngayon ang bata. Dahil hindi mo naman din ngayon masisisi, dahil totoo namang may nangyayari. Kaya ikaw rin magulang, aba, dahil sa marami ng pinapanood ang mga bata ngayon, mag-iingat ka na rin sa kanila. Kaya lagi mo rin silang sinusubaybayan. Di ba ang tao ay nababago ang isip at damdamin? Kaya agawin, ibigay sa ama ang lahat. Pakatandaan ninyo, walang mabuti na mapapasama pa kung tunay na pagbuti ang layunin at hangarin. Subalit, walang masama rin na hindi magbabago kapag binago na ama at ginustos. Hinanap siya, tinanggap siya. Kaya walang tao masama. Naniniwala po ba kayo doon na walang tao masama? Lahat ng tao may kabutihan. Kapag ang kabutihan ng pinairal, mamamatay ang kasamaan. Sapagkat galing sa Diyos Ama ang buhay ng tao. Galing sa Kanya ang espiritu ng buhayin ang tao. Kaya lamang nagkaiba-iba ng espiritu, kaya maraming masamang tao. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Buhay po bang Diyos? Tapat po bang Diyos? Noon, pag may tubo, yung tubo, ano po, may isang tibulo, seka, isang mahabang ganyan. Pag binili kayo ng magulang mo eh, binigay sa panganay, o partin mo eka, bahala ka na sa mga kapatid mo. Bahala ka magparti-parti. Parti-parti mo yan. Kung sakim kang panganay, eh, malamangan sa'yo. Pero kung mapagmahal kang mga kapatid, pantay-pantay kayo. Pipiliin mo pa nga yung pinaka-dulo. Matabang yun eh. Sasabihin naman ng matibay ang ipin, akin eh, eka yung pinaka-puno, pinaka-matamis yun. Eh, ba't walang diabetes noon? Noon, ang ulam, yung baldi-balding matamis at ginaok, ba't walang diabetes noon? Sige, magnilay kayo, mga mahal ko. Ba't walang diabetes noon? Ba't walang napuputol, nasusugatan? Ano po? Di ba ga? Ang pakombo, inuulang, pinapapak, walang kende, yun ang kende. O ba't walang namamatay sa diabetes nung panahon na yon? Mayroong mga baldi-balding minatamis. Meron ka lang isang balding ganun, tuwan-tuwa na ng panahon na yon. Titipirin. Merong bukayo. Oh, ginaok. Ginaok eka. Eh, ba't eka, ginaok ang pangalan. Kaya pala ginagaok, malagkit na malagkit. Yun ang inuulam sa bibig.
Oh, kukuha ka nun, papalipitin sa kutsara o kaya sa tinidor, yun na ang lollipop ng tao. Eh ngayon, masarap na lollipop, ayaw pa ng bata. Ang gusto, imported pa. Buhay ba ang ama? Kaya kung pagninilayan mo, habang dumadami ang masasarap, lalong sumasama ang pinasasarap. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Pagnilayan ninyo, dati, pag ginalugad mo ang lahat ng barangay, ang pinakamalaking tahanan may pera yon. Ngayon, kahit walang pera, daig pa yung may pera kung minsan. Bakit? Sapagkat doon dinala ng mayabang ang pera. Yung may pera sa negosyo dinadala. Utak lang ang kailangan. Sabi nga, pinaganda mo bahay mo, pag wala kang pera, ngangamgab ka ba sa dinding mo? Hindi. Pero yung taong matalino, ay, unahin ko munang mapalaki. Pag halimbawa may pera na, tsaka ako magpapabili ng ganito, bibili ako ganun, gagawa ko ng gaganyan. Yan ang talinong binibigay ng Diyos. Ibig sabihin, habang maiksi ang kumot, matutong mamaluktot, at habang maiksi ang pinagkukunan, matuto kang maghintay. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, ang lahat ay may dahilan kung bakit nagaganap. Ngunit kung minsan hindi maabot ng tao ang dahilan ng Ama, sapagkat may dahilan ding sarili ang tao. Ngunit kung ang dahilan ng tao at dahilan ng Ama ay pinagsama't nagkasama, parehas na maganda ang buhay. Oh, minsan hinahamak-hamak, naku eh, pala nasa ibang bansa na. Yung matalino at hindi umaasenso. Ganyan lang ang buhay dito sa mundo. Kaya huwag hamakin ang sino mang tao, sapagkat hindi pare-parehas ang kapalaran ng tao, pinag-aralan man, nakapag-aral man, kulang sa diskarte, kulang sa gawa. Walang silbi ang pinag-aralan. Ngunit, wala mang pinag-aralan kung ang talino'y nasa kanya, ang diskarte sa buhay niya'y tama at tumpak, ang Diyos ang gabay niya. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? At siya ng pawang katotohanan, laging tatandaan, sa Ama nagmumula ang mabuting kapalaran, hindi naman lahat ng yumaman ay maganda pinagmulan. Ngunit, mas mainam na ang magandang pinagmulan, nagluluwat iyan, at pag nagluwat, kasiyahan mo'y nakakamtan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Kaya kung lahat ng tao'y matututo sa kanya, walang magdarop, walang magugutom. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat lahat ng tao'y nagsimula sa wala. Nagbungkal ng lupa, nagtanim ng halaman, nag-alaga ng hayop. Ngunit, sa pagtitiis, sa pagbabata, sa paghihintay, lumalago, napalawak ang kabuhayan. Yan si Abraham. Yan si David. Na kung inyong babaybayin ang istorya, kayo'y makakakuha ng maganda at mabuting layunin, ay tinanggap ninyo at hangarin yung natularan, kayo rin may pagbabagong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaneyahana, nekkaramaneyahana, nekkaramaneyahana. Ang mga mangangaral sa patnubay ng Ama, binabahaging tuwiran mabubuting aral niya. Mga kaganapan mula pa sa una, kanyang binabaybay hanggang sa kasalukuyan at darating pang panahon. Sapagkat ang noon, ngayon at kailanman, banaag na ng Ama, nakikita na kung anong magaganap pa kanyang batid na batid at di makakaila magpakailanman. Kaya't halina kayo na mahal niya, magtanto kayong lubay ko. Pag nilayan niyo sa buhay ninyo, kung ano ang pangarap niyo, mataman niyong hintayin, batahin hanggang kayo'y makagkapagtagumpay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaneyahana, nekkaramaneyahana, nekkaramaneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kaya, mabuti sa lahat ang Panginoon. May nagkwento nga po sa akin eh. Aba, kaapo, ako eh kayang tinapos ko eh, hindi pa ako marunong mag-ing kahit ano.
Yes or no nga lang eh, kung minsan eh, hindi ko pa alam. Eh ako po ay kayo nakarating ng Amerika eh. At nang nasa Amerika na ako, aba, eh ini-English eh ka ako ng aking eh, foreigner eh. Aba, minumura daw siya, nagagalit. Eh, nagalit daw siya. Nag-English siya yung hapaw, eh, siya daw eh, hindi niya maintindihan. Nagalit daw siya, kaya naman daw niya, ulo niya doon sa ano, sige, murahin mo pa ako, ilalaglag kita dito. Lalaglag, ah, no. Oh, nag-no ka rin pala, sabi niya. Boy po bang Diyos? Hindi po yun biro, totoo po niyang ginawa. At alam niyo po ba, bandang huli, minahal siya ng kanyang inalagaan, namatay, pinamanahan pa. Karami niyang pera. Buhay ba ang Diyos? Totoo po yan. Hindi siya nagbibiro at hindi ko binibirong kwento ito. Totoo po ang istorya yan. Nagbahagi po siya. Kaya sabi niya, ang buhay po pala'y ganyan. Pag ginusto ng Panginoon, wala nga po palang imposible. Kaya kayo, kung nakikinig lang kayo ng totoong aral at pagninilayan nyo yon, mabubuhay ang disperensya nyo. Mabubuhay ang pag-asa nyo. At anong naging puunan niya? Yung kabutihang loob niya. Yung pagiging tapat niya. Naging tapat siya sa inaalagaan niya. Naging mabuti siya. Abay, ganyan po ang mga foreigner. Pag nagustuhan ka, tuturing kang isang tunay na kapamilya. Kaswerte niya. Pero sabi nga, anumang swerte mo, meron pa rin siyang problema. Ang dinadaing niya, kaya kinuwento yon, may dinadaing siyang idinudulog na iba. Hindi ko nasasabihin sa inyo. Dahil hindi nakapupulutan ng aral yon. Buhay buhay Diyos! Mga minamahal, mabuti ang Diyos, dakila ang Diyos, wala siyang kapantay. Kumisan, sasabihin ng kapwa mo, sino ba ekayan? Ba't naniniwala kayo ekayan? Si Conche. Ganyan lang eka, ganyan. Ganyan talaga ang tao. Pero salamat sa Diyos, nagtitiwala siya. Kaya kung pinagtitiwalaan kayo ng Panginoon, sa Kanya kayo maging totoo. Sa Kanya kayo maging tapat. Bayaan nyo na ang kapwa nyo kung di sila totoo sa'yo. Bayaan nyo na ang kapwa nyo kung di nila gusto kayo. Ngunit kung ginugusto kayo ng Ama at tapat kayo sa Kanya, aba, hindi kayo pababayaan niya. Buhay bang Ama? At siya ang pawang katotohanan. Kahit na anong gawin mong mabuti sa kapwa mo, kung hindi ang damdamin niya sa'yo, babalimbingin ka pa rin yan. Lolokohin ka pa rin yan. Tatalikdan ka pa rin yan. Dahil wala siyang damdamin sa'yo. Ngunit kapag ang damdamin niya na sa'yo, naiinis na sa'yo, mahal ka pa rin niya, hindi ka pa rin niya iiwanan. Ngunit ang Diyos, pakatanda niyo, hindi kayo tatalikdan, hindi kayo iwanan, hindi kayo kayayamutan. Patuloy niya kayong kinabagan, minamahal na tuwiran, at patuloy ang nayon niya, at nasa sa inyo'y kupkupin kayong mainam. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan ng aking tinuturan. Sino kaya ang dinadaya ng taong mga sinungaling? Sino kaya ang dinadaya ng mga taong balimbing? Sino kaya ang dinadaya ng mga taong kaharap mo mabuti, pagtalikod mo'y masama? Gawin mo man ang gawin ng mabuti, may tao pa rin ganun ang ugali kung hindi niya alam ang tama at mabuti. Kaya kung ang tao ay ginagawa ang gayon, darating din ang takda, tandaanin niya ang Ama'y kikilos at siyang gaganti para sa mabubuti. Ngunit, kayo'y magpakabuti nang hindi kayo gantihan ng Ama. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, tapat at totoo ang mga aral niya. Lamang, may mga taong nagsasabing kilala ang Diyos, pero ang salita niya, hindi nila kilala. Nababasa nila, pinag-aaralan nila, ngunit sa puso nila'y walang pagsasabuhay sila. Kaya ang wika ng Ama, kilala ko ang tao mula ulong gantalampakan, nasusuri ko kung anong linalaman. Hanggang kaloob-looban, tarok na tarok ko at lirip na lirip ko laman ang isipan. Kaya't ang wika ko, ang sa akin ay sa akin, at ako'y sumasa inyo kung ako'y ako sa inyo rin. Buhay ba nga ba? Sumayin niyo ang kapayapaan, pag-arian kayong tuwiran, malubos ang kasiyan, kagalakay inyong kamtan. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Marami po ang taong mabuti, di ba?
na gumagawa ng kabutihang lihim nilang ginagawa na walang nakakaalam na kanilang kapwa. At yun namang mga gumagawa ng ganun, sila rin ang natutuwa, sila rin ang nasisiyahan. At yung mga taong nagkukunwari, sila rin ang nababalisa, sila rin ang nalilito, sila rin ang nagugulumanan, at sila hindi masaya. Kaya saan ka pipili? E de dun sa gumawa ka ng mabuti, kahit walang makaalam na kapwa mo, ang Diyos nakikita, masaya ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Nekkaramaneyahanam. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Lahat naman po ng salita ng Diyos, hindi naman natin talaga naunawaan kundi tayo tuturuan ng Panginoon. Di po ba? Hindi naman talaga natin naunawaan. Ako po, aminado ako. Simba ako ng simba noon, pero hindi nababago ugali ko. Totoo po yan. Simba ng simba, pero hindi naman nababago ugali ko. Pag may pumunta sa iyong... Ang totoo po nun, hindi naman ako maalis sa tindahan, pero marami kong alam na chismis. Bakit po? Eh, nahatid siya akin, kaya nalalaman ko. Eh, ako naman eh, nakikinig. Eh, ganun pala yung masamang ugali. Eh, chismosa na rin pala ako nun, hindi ko alam. Eh, akala ko hindi ako chismosa yung nagahatid sa akin. Eh, chismosa na rin pala ako nun. Bakit po? Eh, sinasang-ayunan ko eh. Tinatanggap ko. Kaya chismorta rin ako. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, kung aayunan po pala natin ang mali, tayo rin nagkakamali. Kung aayunin po pala natin ang masama, tayo rin pala masama. Ngunit kapag hindi natin inayunan, tayo'y nalilisya sa maling gawa ng kapwa. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Totoo po ba ang buhay? Tapat po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, lagi niyong tandaan, walang banal. Lahat tayo'y makasalanan at nagkasala ang isip. Kaya lamang kumisan, kung may takot ka na talaga sama, nagkakasala man ang isip mo, binabawi mo yan ng ikantawad. Pagkatao ka yan. Ngunit tandaan po ninyo, pag naghari na ang banal na espiritu, namamatay na ang masasamang pag-iisip sa isipan mo. Sapagkat tatakot ka ng manahan ng masamang pag-iisip sa iyo. Kaya magalak kayo kapag ang pag-iisip nyo'y binabago, nababago, patuloy na pagbabago ang nagagawa nyo. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong. Kung wala kayong tanong, wala rin akong tanong. Puro bulaklak ang hain. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Ay, makakapulot kayo. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mahayroon, ayan, likumin mo. Ba't dyan nilagay? Hambing lamang sa iyong kalalagayan kung paano mo binabata at pinagtitiisan habang sinasaayos ang kalagayan ng kabiyak ng puso mo. Manalig kang hambing sa organ, maayos ng ganap ito. Panaligyan mong lubos ang lahat ay may katapusan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo,
manali o mangkin at tanggapi. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka wini ka niya, manali ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o makitang gapi. Subalit, wala namang magiging masamang mga bata. Katulad nung si Angel, kahit siya makulit, may nakakatuwa rin siyang ginagawa. Ganyan po ang mga bata. Ano? Makukulit. Ngunit may mabuting ginagawa. May kukwento po ako. Nung pong anniversary namin, dahil siyempre po, binloat kami ni Doktora doon sa kanyang, si Doktor Jun sa kanyang, ano, basta po, may swimming pool yun. Eri po nga po kung saksi si Mother, yung kanyang litid, putol, ano, na sabi nga niya sa akin nung dumating po dito si Obispo. Sabi niya sa akin nung pumasok ako, hindi pa niya masabi-sabi. Apo, sabi niya, nakita niyo na po ba si Brad? Eh, hindi pa ka ako. Hindi po ba patatahe? Sabi niya. Bakit? Eh, kasi pweka, ganun ka, laki, ano, tsaka malalim po. Hindi na, sabi ko. Eh, kita mo naman ka ako, yung sakpatid ko dito, di ba? Sabi mo rin, hindi pa natin patatahe. Di ba ka ako pinagdikit din ng Panginoon? Hindi na ka ako. Pero alam niyo po, hindi po ako makakain. Kasi kasabay ko pa sila Bishop. Pagkatapos po ng natapos na depo, labas na po, no? Natapos na, alis na. Pinanikan ko po yung apo ko nung matapos yung gawain. At tiningnan ko po yung nakatakip po kasi. At tiningnan ko, Diyos ko, nakanganga po. Hindi po ba yung ganito natin, litid? Putol po yun. Sabi ko, Diyos ko, Ama, makakalakad po kaya yung apo ko? Eh, yung pulitid na nag-uumnay, putol. Sabi ko, Diyos ko, bahala na po kayo. Pinagtipay ko po sarili ko. Alam ko po, pag didikitin mo yung bubuin mo, ayoko po masubukan mo ako. Sabi ko po, hindi ko na patatahi. Pag pinatahi ko po, kasi nunghaling ko naman. Sabi ko po, nako, alam niyo po ba, isang amoxicillin, hindi po kumasya dahil sa lalim. Binudburang kulit, pandalawa. Diyos ko, doon lang napag-ibaba. Diyos ko, Ma, bahala na po kayo. At talaga pong, yung gabi na yung magdamag, sabi ng anak ko, dumadaing. Kaya nga po yung daddy niya sa nervyos eh, talaga po siya, sumakitong, ano, nag-nervyos ka lang niya, kaya ganyan. Sabi ko po, ayun po, matulog ka kakot na makakatulog, eh di nawala po. Alam niyo po, talagang sabi ko, Diyos ko, bahala na po kayo. Purihin ang Ama. Nung sinabi po ng, bigla po dumatalang espiritu, pasubali ko sa iyo, sa araw ng Martes, yan kay ganyan na, buhay po ang Diyos. Nung buksan ko po uli, ayan, magkalapat na po, magkatikit na. Ay di sa madaling salita, yung nagbaha, bumababaw na po. Eh, hindi po mapigil sa sweet. Lahat ng bata ay nakababad po talaga maghapon. Hindi po talaga siya umahon. Ang pinakaahon niya kain lang. Alam niyo po, sabi ko, Panginoon, habang tinitingnan ko, Diyos ko, Panginoon, pag-aryan mo po ang tubig na ito, makagaling po sa apo ko. Pinagalaw po niya yung daliri ko, ganun. Purihin po ang Diyos. Hindi po nagnaknak.
Buhay po ba ang Diyos? Opo. Kaya ayun po, nakakalakad na siya. Kaya lang, makulit po talaga. Pumupunta na naman doon sa likod. E di siyempre po, sabi ko po, papasok na, kailangan magbahaw ng dire-diretso yan. At saka siyempre po, hindi ko naasikaso. E minsan po tamad na gano'n. Pag sinabi niya, hindi na po magaling. Ay, di sunod naman yung ina. Sabi ko, hindi, araw-araw. Kasi para ka ako natatakpan. Yung po kasi binabahagi sa akin, direkta ang sisip-sipin ng ugat. Hindi po ba, direkta, kaysa nilalagok. Yung direkta na sisip-sipin. Buhay po ba ang Diyos? Dakilang walang kapantay. Ang sabi niya po, alam niyo po ba, kaya ako po binahagi? Sabi niya, kung anong sumagot, kung paano sumagot, ano? Alam niyo po, sabi ko sa kanya, brad, huwag ka akong magbabada po yung sugat mo. Hindi po ba pagagalingin naman ni Eka ni Apo ito? Ah, sige ka, kuya, pananampalataya mo. Ayun po, kaya nung dumatal, istorya talaga po ang mga bata, ano? Ibang sibol, ibang dating. Eh, kanina pong umaga, kumakain kami. Alam niyo po ba, sabi ng apo ko, yung isang babae naman, sabi niya, kami lang dalawa eh, natira. Sabi niya, ma, sabi niya, date naman tayo. Ano? Date mo naman kami, Eka. Eh, sino naman ka ako, i-date ko? Date kami, Eka, ng mga apo mo. Si Brad, si kuya ko, tsaka ako. Ano? May pera ba kayong binigay sa akin? Sabi ko, ay, Deka, may pera ka. Di ba, Eka, may pera ka? Isa ka ako kukuha. Di, hingi mo ka ako sa mami mo. Sabi mo, padalan, magde-date tayo. Eh, kaduga, sabi niya. Ay, Diyos ko, kaduga. Tingnan niyo mga bata. Tapos alam niyo po ba, eh, sana man tayo magde-date ka ako. May sinabi po siya, eh, may box yung dulo. Hindi, Starbucks eh, tinuwid ko lang. Ano, mayroon ba ka akong ganon? May box ka ako? Baka Starbucks, yun, Eka, dun nga. Eh, paano ka naman ka ako nakarating dun? Pumunta na ba ka ako kayo dun? Oo naman, sabi niya. Ano? Opo, sabi niya. Eh, kailan? Secret, sabi niya. Kailan nga? Nung dumating po eh, kasi mami ko. Adi, ibig sabihin, nakakain ka na doon, nakapunta na kayo doon, sabi. Opo, marami doon mamang tinapay, mga pagkain eh, kayo, mga cake. Masarap doon. Doon mo naman kami, date, sabi niya. Hoy, mahal doon, sabi ko. Boy po ba ang Diyos? Tingnan niyo po ang mga bata. Oh. Ang ibig sabihin na hindi man lang magtanong, may pera ka ba? Mag-aayaw mag-date, ano? Napakabuti po ng ama. Talagang napakadakila niya. Iba talaga ang sibol ng mga bata. Ngayon, eh, nung panahon namin, aba, eh, bigyan ka ng 5 sentimo. Masaya ka na, ano? Sa bagay po ngayon, wala nang mabibili ng piso, eh. Eh, kaya, iba po. Eh, yung isang apo naman, yung nuli si Brad, sasabayan ka kung kailan may kausap ka, tsaka hihingi. Mapahingi naman. Eh, siyempre, di mo ipapahiya. Eh, pinapahiya ako po. Wala. Tapos, bulong-bulong, sasabihin, 5 piso lang, wala. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan po ang buhay ng tao. Ngayon, ano? Tingnan niyo po. Pero bilang lola, bilang tao ka, parang natutuwa ka, ano? Pero pag sinuri mo, mali. Kunwari, galit ka, itatama mo. Pero nagdudulot sila ng saya. Dahil, paano nasasabi yun? Ano po? Paano nasasabi? Kaya kapag kinusinti mo at di mo tinama, nahuwiwili sa ganon, kaya tayo po itama natin kahit natutuha tayo, itama natin at nahuwiwili sila doon. Oh. Nung nasugatan, nung sumakit po noon ang kanyang sikmura na uminom daw ng lupo, ade, nag-usap po kami ng lolo. Sabi niya, hey, bata na yan, sabi niya. Talagang eh, natataranta na po yung lolo. Eh, dali, gusto nang dali sa ano. Eh, di tumawag na po ako. Dadaling ko na nga po. Eh, biglang, sige ka ako. Pagkakuha po yung ininom mo na yan, nakabuti sa'yo, eh, makakatulog ka. Di na tayo magpapospital. Di na tayo dadali sa ano. Sige na po, magbibis na ako at dadali na nga po eh. Maliligo ako. Panginoon, sabi ko, nananalig po ako na hindi na po madadala sa hospital ang apo ko at
pagdating ko po sa baba, tulog po siya. Buhay ang Diyos, tulog po. E de ngayon, dahil di na po na ano eh, sinabi ng lolo, o sige ka, libre ka na ngayon mangutang kay Dada. Aba, libre na nga po. Kaya lagi kami may bayad ng utang. Diyos ko, ganyan po ang mga bata. Pagka binigyan mo ng pasige, aabusuhin ka, no? Pero nakakatuwa po na dapat ay pinipigil, kinokontrol, na palalabasin mo sa kanila, kunwari galit ka, pero hindi ka galit. Dahil sa kaibuturan ng puso mo, natatawa ka dun sa bakit, paanong nangyayari yun? Bakit nasasabi nila yung hindi mo kayang isipin? Sa edad na ganun, paano nilang nasasabi yun? Kaya ibig sabihin po, walang taong mangmang. Lahat may katalinuhan. Mas marunong pa ang bata ngayon kaysa sa matatanda. Magsindi ka ng TV, magpandar ka ng TV. Kaya po, hindi ko alam na gamitin yung remote. Mama, atanda mo. Di po ba? Ay, Diyos ko, ba't mo ako sinabihan ng ganun? Eh, hey, sorry, sabi niya. Eh, bakit hindi mo alam? Kasi kalaki mo. Diyos ko, buhay po ba ang Diyos? Talagang napakabuti ng Panginoon kung hindi mo iniiba at di ka naiba sa pag-iisip. Sa dating pong pagkatao yon, sinagot ako ng tok-tok. Bakit? Dahil lumaki ka sa magulang mo, lumaki ka doon sa mga lola mo na hindi ka pwede sumagot. Ano po? Di po ba? Nang unang panahon, di ka pwede sumagot. Wala kang katwiran. Katwiran mo na, hindi ka pa makapagsalita. Pinid ang bibig mo. Sasabihin sa'yo, huwag ka sasagot! Umiiyak ka. Hindi ka makapagsalita. Ngayon, hindi pwedeng sarado bibig. Tigil! Hindi pwede. Marunong pa sa'yo yung tinuturuan mo. Dahil iba nga ang sibol ng bata. Kaya po ngayon, ano ibig sabihin sa inyo? Ba't kinwento yan? Kung hindi po pipigilin at ang mga matatanda, ang mga magulang, ay makikiayon-ayon din sa mundong ito, paano na ang mga bata sa susunod na panahon? Meron pa kayang magdadasal? Meron pa kayang mananalangin? Kung lahat ng bata ay nawili na sa mga gadget. Sige po, kapag nakikita niyo yung mga bata, naglalaro ng mga kung ano-ano, nagdadasal pa po ba? Nakapagdadasal pa po ba? Ano na maghahari? Sino na maghahari kung walang magtuturo? Kaya, huwag po kayong magsawa, huwag niyong panghinawaan na magturo sa inyong mga apo, mga anak. Sapagkat, ibang sibol ng bata, dapat agawin sa hindi tama. Pagpalain kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglayang galak sa puso nyo, maliwanag nyong kampin ang paghahari ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Sa pangalan ng Jesucristo, humayo kayong magalak sa puso nyo. Pagpalain kayo. Tayo na po, mga minamahal ko.